Usapang Vuelta naman tayo. Itong Stage 2 ng Vuelta España 2024 ay mayroong habang 194 kilometers na isang stage na napapagay sa mga sprinters. Ang Vuelta España 2024 nga pala ay isang 79th edition ng palarong ito. Nagkaganapin mula August 17 hanggang September 8. Na tulad ng Tour de France ay meron din 21 stage race at tatakbo ng 3,300 kilometers mula sa Lisbon, Portugal hanggang sa Madrid, Spain. Sa Stage 1 ay individual time trial yung naganap, kung saan naghari si Brandon McNulty ng UAE at isuot ang overall leader ng palarong ito. At inaasahan ngayong Stage 2 ay hindi na siya ang magsusuot nito. Sa umpisa ng Stage 2 ay dalawang mama agad ang nag-breakaway. Pero busy rin magbantayan sa point classification si Wout van Aert at si Caden Groves na parehong dikit sa sprinter jersey. At sa mga hindi pa nga pala nakakaalam, yung green jersey nga pala yung leader ng point classification or yung sprinter jersey. Matagal-tagal din nakawala itong dalawang rider na to, pero inabutan pa rin sila sa last 52 kilometers. At bigla ring umatake itong Quickstep rider na to, na sa mga hindi pa nakakapansin ay bagong jersey yung suot nila, na merong nakalagay na T-Rex logo sa jersey na nababagay din sa mga siklista na usually malalaki ang hita at maliliit ang mga braso. At sa last 27 kilometers ay makikita natin na 71 kilometers per hour ang takbuhan nila na parang wala lamang sa kanila. At sa last 2 kilometers habang nag-aagawan sa pwesto ang mga lead out ay nagkaroon ng dalawang rider na sumemplang. Dito ay maraming rider ang nawala sa momentum at tinake advantage ito ng mga malalaking team na pinangunahan ng Jumbo Visma at De Koenig Quickstep. At sa last kilometers ay pinangunahan ni Affini ang lead out kasama ang sprinter niyang si Wout van Aert. At sa last 80 meters ay mano-imano ang dalawang mama na ito na nagrimatihan, Caden Groves versus Wout van Aert sa finish line. At sa finish line nakita nating nagtaas ng kamay si Groves na isang senyales na siya ang nanalo sa bunch sprint. Dito ay nag second place si Wout van Aert, pero hindi na rin ito naging masama dahil siya pa rin yung magsusot ngayong araw ng overall leader or yung red jersey na tulad ng overall leader sa Ronda Pilipinas. Pero ang pinagtatako ko dito, bakit si Wout van Aert pa rin yung magsusot ng green jersey kahit siya yung second sa point classification? Kung kayo ang tatanungin, ano kayang dahilan nun? Please comment it down below.